yun, sobrang lakas pa rin yung ulan. At this is day 4 of the ulan. Kaya, day 4 na. Walang labasan sa bahay. Okay, so are you ready? Kain na tayo. Kasi, ininit ko na at nakapagluto na ako ng kaning mais. Yan o, lumakas yung hangin. Nakapagluto na ako ng kaning mais. At ininit ko lang, kinakuluan ko lang yung whole native chicken tinula. Galing kay May Timang. And then, are you ready? Kunin ko lang. Pabugso-bugso yung hangin eh. Lalakas, tapos hihina. Wait, kunin ko lang. Kasi nagbutom na ako. Time check, mag-alas 11 na ng umaga. Yung sabaw, dito ko nilagay sa mam. Ito yung tanglad. Ang daming tanglad na nilagay. Lagay natin ang tanglad dyan. Ang mga usok-usok pa. Kita niyo yung usok. Binigyan ko ang yellow house dito kapon. That's Nanay Mandy. Yan o. Malutong na malutong. Very well done. Tapos may papaya pa ito. Ayan o. Luya. Meron pa itong papaya. Ayan o. Yung maghiwalay na yung laman sa buto. Kasi pinakuluan ko ng pinakuluan. At saka ito yung mais. Ayan o. Sarap ng dukot. Ayan o. Tutong. Tutong na mais. Biscuit. Number ano to yung mais? Number 16. Ang sabaw. Perfect sa maulan na panahon. Dito ako kakain sa labas.
brown out kasi walang ilaw sa loob. Madilim. Lumit ng tiyan ko. Pangalawang araw na ngayon na walang kuryente. At pang-apat na araw na umulan. Ito yung isol. Isol ang tawag nito. Isol. Yung puwet na manok. Perfect talaga siyang sabaw para sa malamig. Tulog. Pakpak. Ay, naghiwalay na yung laman sa buto. Ito naman ay legs. Ano talaga? Humiwalay na agad yung buto sa laman. Ito yung gusto ko pagkaluto ng chicken, native chicken. Yung maghiwalay na. Maghiwalay.
kamais. Pa rin ang ulan. Narinig ninyo? Ulo ng manok. Ano? Yung tipong ihiwalay lang yung buto sa laman. Liig. Dito yung utak. Yung tutong. Dukot.
yung lahat ng lasa ng manok andito sa sabaw. Lasa ng tanglad, lasa ng luya, dito lahat sabaw. Sana hindi na to ulan bukas. Kasi bukas ay panglimang araw na pag-uulan pa. Keep safe na lang tayong lahat. Kasi uulan, umulan talaga. Sarap ng aking ulam. Perfect sa maulan at malamig na panahon. Once again, ingat tayong lahat. And God bless us all. See you na lang pagbabalik na ang kuryente. At yun nga, very timing kasi nga pupunta sana ako sa bukid. Pero hindi pwedeng pumunta sa bukid kasi baha. Hindi makadaan yung motor sa hindi makadaan yung motor sa tatlong ilog. Yung isang ilog yung pinakamalaki. Kaya stranded sa bahay pang apat na araw na. And stay healthy and pretty. Yan, lumakas yung ulan. Ito pala yung ano, yung mga buto. Yung buto at saka yung lemongrass. Grabe. Yan. Lumakas. So, hindi naman malakas yung hangin. Ang ano lang talaga nito ay yung mga landslide. Kasi diba, pang-apat na araw na. Tapos, syempre yung lupa ay very ano na, very soft. So, meron siyang tendency na mag-landslide sa mga lugar na kagaya nung bukid namin. Lalong-lalong na pinuputol pa yung mga kahoy. Wala nang mag-protect sa lupa. Ayun. Yung bukid kasi namin, yung type ng lupa doon is para siyang buhangin. Siyempre, pag parang buhangin, pag umulan ng ganito, 5 days na, or 4 days, na walang tigil. At saka, ang problema doon nga is yung nakaano ko lang, nakatanim lang natin yung madudikakaw doon. So, meron talagang tendency na prone to landslide. Kaya, kailangan natin magtanim pa ng maraming kahoy sa bukid. Sige na. Thank you so much and ingat po tayong lahat sa mga umuulan na area. Keep warm sa bahay lang. At saka, this is one of ito yung sa mga panahong ito, ang lesson na matututunan natin ito is let's save for the rainy days. Kailangan handa tayo sa mga ganitong hindi natin inaasahan. Para hindi tayo magutom. Okay? God bless and keep safe. Ulan.
lumipas ng ibang